Magandang araw mga bata! Ako si Ginang Gemma Pitikorik mula sa Paaralang Elementaryang Doña Ata, ang inyong guro sa umagang ito. Samahan ninyo akong muli sa pagtuklas ng mga bagong karunungan tungo sa paghubog ng ating pagkatao dito sa Valenzuela Live, Edukasyon sa Pagpapakatao 5. Bago nating simulan ang ating aralin, nais ko munang ipaalala ang mga sumusunod. Una, makinig at maging aktibo sa oras ng talakayan. Pangalawa, maging magalang at responsable sa paggamit ng ating comment section at reaction buttons. Pangatlo, huwag kalimutang mag-attendan sa ating comment section. I-type ang present, pangalan, baitang, pangkat at pangalan ng iyong paaralan. Kayo ay may 2 minuto upang gawin ito. Handa na ba kayo sa isa na namang araling punong-puno ng kaalaman at aral? Kung handa na kayo, pakitype po sa ating comment section ang opo. Ayan, marami na akong nababasang mga comment. Isang patunay lamang ito na kayo ay handang-handa na. Kaya't simulan na natin ang ating aralin. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang aralin 7, Programang Pampamahalaan, Makikiisa Ako. At ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinyon ng iba, at paggalang sa ideya ng iba. Halina't simulan ang araling ito sa pamamagitan ng isang pagsasanay, ang subukin. I-insert sa ating comment box ang check kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at X naman kung ito ay hindi wasto. Mayroon kayong 10 segundo para sa bawat bilang. Unang bilang. Kapag walang nakakakita, bubuksan ko ang sulat na para sa aking kapatid. Check o X. Ang tamang sagot ay X. Pangalawang bilang.
Gagamitin ng walang paalam ang personal na gamit ng iyong kasama sa bahay o paaralan. Check o X. At ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang. Humingi ng pahintulot bago galawin o kuhanin ang pagmamay-ari ng kapwa. Check o X. Ang tamang sagot ay check. Pang-apat na bilang. Ang pakikinig sa opinyon ng ibang tao ay pagpapakita ng paggalang sa kanilang karapatang pantao. Check o X. Ang tamang sagot ay check. Panglimang bilang. Sasalungatin mo ang mga opinyon ng iba upang ang opinyon mo ang masunod. Check o X. Ang tamang sagot ay X. Mahuhusay mga bata, buong galing niyong nasagutan ang ating pagsasanay. Dahil dyan, narito ang isang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, ay babalikan natin ang inyong nakaraang aralin sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Pindutin ang pusong reaksyon kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating kalikasan at malungkot na reaksyon kung ito ay nakasisira sa ating kalikasan. Mayroon tayong 10 segundo para sa bawat bilang. Unang larawan. Ang tamang sagot ay puso. Pangalawang larawan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlong larawan. Ang tamang sagot ay puso. Pang-apat na larawan. Ang tamang sagot ay puso. Yan, panglimang larawan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Magagaling mga bata. Natutuwa ako at natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Dahil dyan, narito ang 2 thumbs up para sa inyong lahat. Mga bata, tignan natin ang mga larawang ito. Ano kaya ang sinisimbolo ng mga ito? Kung alam ninyo ang sagot, pakitype lamang ito sa ating comment section.
Tama, ito ay kapayapaan. Ang mga simbolong ito ay kabilang sa maraming simbolong ginagamit sa buong daigdig para sa kapayapaan. Bilang isang mabuting mamamayan, paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa? Ating tuklasin ang kasagutan sa tanong na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang tula. Mga bata, sabayan ninyo ako sa pagbabasa ng ating tula. Respeto ni Maria Emily E. Chosan. Ang pagbibigay ng respeto ay ating kailangan upang maging matiwasay ang pagsasamahan. Sa lahat ng sitwasyon, ito'y sa atin ay inaasahan. Sa gayon, maging matagumpay ang ating hinaharap. Tayong mga Pilipino, likas na maka-Diyos at makatao. Pinahahalagahan natin ang karapatang pantao. Ating pinakikinggan ang opinyon at ideya ng iba. Pagmamahalan sa ating mga kababayan dito maipakikita. Mga programa ng pamahalaan, itaguyod natin sa tuwina. Bilang mamamayan, ating gawin ang pakikilahok at pakikiisa. Programa sa mga karapatang pantao, ating pagyamanin. Buong pusong makiisa, ito ay ating tungkulin. Maraming salamat mga bata sa pagsabay sa akin sa pagbasa ng ating napakagandang tula. Ngayon naman ay suriin natin ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang i-type ang inyong sagot sa bawat bilang. Unang tanong. Ano ang pamagat ng tulang ating binasa? Ang tamang sagot ay, ang pamagat ng tula ay respeto. Pangalawang tanong, ano ang susi upang maging matagumpay ang pamumuhay? Ang tamang sagot ay, pagbibigay ng respeto sa lahat ng pagkakataon. Pangatlong tanong, ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng respeto o paggalang sa kapwa na ipinahayag sa tula? Ang tamang sagot ay, pagpapahalaga sa karapatang pantao at pakikinig sa opinyon at ideya ng iba. Pang-apat na tanong, sang-ayon ka ba sa ipinapahayag ng sumulat ng tula? Ano ang mensaheng umantig sa iyong damdamin? Sa tulong ng ating moderator, ako ay magbabasa ng inyong mga sagot sa ating comment box. Ma'am Gemma, sang-ayon po ako sa sumulat ng tula at ang mensaheng nakaantig po sa aking damdamin ay ang mensaheng tungkulin ng bawat mamamayan ang makiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. Tama, napakagandang kasagutan. Panlimang bilang naman tayo mga bata. Magbigay ng sitwasyon na nagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa kapwa. I-type lamang po ang inyong mga sagot sa ating comment section. Babasahin ko na ang ilang mga sagot sa ating comment section. Pakikinig po sa opinyon o ideya ng mga kasamahan sa pangkat. Paggalang sa ideya o solusyon ng ibang tao. At patatapu
tapusin po muna sa pagsasalita ang ibang tao bago ko ipahayag ang aking opinyon. Magagaling mga bata! Naritong muli ang isang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Dumaka naman tayo sa isa pang pagsasanay, ang pagyamanin. Isulat sa sagutang papel o i-type ang salitang wasto kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng paggalang sa karapatang pantao at hindi wasto kung hindi. Mayroon kayong 10 segundo para sa bawat bilang. Unang bilang, pagtanggap ng mungkahi ng iba sa mga pagpupulong. Wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay wasto. Pangalawang bilang, mamuhay ng matiwasay at tahimik sa isang komunidad. Wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay wasto. Pangatlong bilang, magpatugtog ng malakas kahit alam na may online class ang mga kapitbahay. Wasto o hindi wasto? Ang tamang sagot ay hindi wasto. Pang-apat na bilang, paggalang sa saloobin o opinyon ng iba. Wasto o hindi wasto? Ang tamang sagot ay wasto. Panlimang bilang, hindi pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar. Wasto o hindi wasto? Ang tamang sagot ay hindi wasto. Mahuhusay mga bata! Dahil dyan, narito muli ang double thumbs up para sa inyong lahat. Upang lalong mahasa ang inyong kaalaman sa ating aralin, narito ang isa pang pagsasanay, ang isagawa. Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? I-type ang letra ng inyong sagot sa ating comment section. Mayroon kayong 10 segundo para sa bawat bilang. Unang bilang, napansin mong habang nagsasalita ang inyong leader tungkol sa pagkatanggawain, ang ilan sa iyong mga kasama sa pangkat ay hindi nakikinig. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko sila papansinin. B. Gagaya ako sa kanila. C. Pagsasabihan ko silang makinig sa aming leader. At ang tamang sagot ay letrang C. Pagsasabihan ko silang makinig sa aming leader. Pangalawang bilang, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng inyong barangay upang talakayin ang bagong ordinansa. Ano ang dapat gawin ng iyong pamilya? A. Manood ng paboritong teleserye. B. Dadalo sa pagpupulong. C. Pamasyal na lamang sa parke.
At ang tamang sagot ay letrang B, dadalo sa pagpupulong. Pangatlong bilang. Hating gabi na, ngunit malakas pa rin magpatugtog ng radyo ang inyong kapitbahay. Ano ang maaari mong gawin ukol dito? A. Pakiusapan na kung maaari ay hinaan ng pagpapatugtog ng radyo. B. Sigawan at awayin ang kapitbahay. Letrang C. Magpatugtog ng radyo ng malakas. Ang tamang sagot ay letrang A. Pakiusapan na kung maaari ay hinaan ang pagpapatugtog ng radyo. Pang-apat na bilang. Mahigpit ang bilin ng iyong guro na magsuot ng face mask pagpasok sa inyong paaralan. Ano ang gagawin mo? A. Hindi susundin ang bilin ng guro. B. Magkunwaring nakalimutang magsuot ng face mask. C. Sundin ang bilin ng guro para sa kaligtasan ng lahat. Ang tamang sagot ay letrang C. Sundin ang bilin ng guro para sa kaligtasan ng lahat. Panlimang bilang. Hindi sang-ayon sa ideya mo ang iyong kaklase. Ano ang gagawin mo? A. Awayin ang kaklase at ipilit ang iyong ideya. B. Pakinggan ang opinyon ng kaklase. C. Hindi na kakausapin ang kaklase. Ang tamang sagot ay letrang B. Pakinggan ang opinyon ng kaklase. Mahusay mga bata! Dahil dyan, naritong muli ang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Mga bata, laging tandaan ang pakikiisa sa programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng paggalang sa karapatang pantao at paggalang sa desisyon ng kapwa-tao ang daan tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa bansa. Tungkulin natin bilang isang mabuting mamamayan ang makiisa sa mga programa ng ating pamahalaan upang maitaguyod ang kapayapaan. Dumako na tayo sa pagtataya ng ating aralin. Isulat sa sagutang papel o i-type sa ating comment section ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pakikilahok sa mga programang pampamahalaan at mali naman kung ito ay hindi. Mayroon ulit kayong 10 segundo para sa bawat bilang. Unang bilang. Si Mang Jose ay nakikilahok sa mga pampupulong sa barangay tungkol sa mga programa sa karapatang pantao. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang. Sumali ang pamilya Cruz sa clean-up drive ng kanilang lugar para sa paghahanda sa darating na tag-ulan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangatlong bilang. Ang mga mamamayan sa barangay ay hindi dumadalo sa pagpupulong na ipinatatawag ng kanilang kapitan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat na bilang.
Isinasara ni Aling Jocelyn ang kanilang tahanan sa mga nangihingi ng tulong. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Panlimang bilang. Ang kapitan lamang ang nagbibigay ng opinyon sa mga pagpupulong na nagaganap. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Magagaling mga bata, narito ang virtual na palakpak para sa inyong lahat. Para naman sa inyong takdang aralin, maglista ng limang programa ng ating pamahalaan at magbigay ng paraan kung paano mo maipakikita ang pakikiisa sa mga ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Ginang Gemma Pitikorik mula sa Paaralang Elementaryang Doña Ata. Laging tandaan, kapayapaan ay pahalagahan, programa ng pamahalaan ay suportahan. Hanggang sa muli, paalam!